Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. At sa misang ito, sama-sama tayong manalangin sa Panginoon at magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin sa pamamagitan na rin ng ating Santo Patron na si San Fernando. At upang tayo pong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, tayo po ay tumahimik sumandali. At aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala at mga pagkukulang. Una'y laban sa Diyos, laban sa ating kapwa, ang gayon din laban sa ating mga sarili. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sa saglit po ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating personal na kahilingan at mga intensyon. Ito po'y pagsasama-samahin natin sa pambungad na panalangin. Ama naming makapangyarihan, ang kalooban nawa namin mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyang sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ng mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel
o Espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga iskribang kapanalig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos ko'y aking ingatan, ingatan mo ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y inibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumaka nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Alam niyo po, kanina nag-uusap kami ni Father John kung ito nga ata yung aking unang pagkakataon na makapagmisa dito sa nang ako yung mismo magmimisa. Pero una po binabati ko po ang bawat isa ng magandang hapon. Nakakatuwa na pagmasdan ang mga galing sa iba't ibang parokya na pupunta dito sa katedral para dumalo ng banal na misa at maging pilgrims. Di po ba? Palakpakan po natin ang ating po mga pilgrims na nanggaling sa iba't ibang mga parokya. Alam nyo, kapag ka po ang mga yan o ang mga pilgrims ay naanyayahan sa isang parokya para sila'y dumalo ng misa o kaya ng nobenaryo, isa po sa palagi nilang hindi nawawala sa topic, ano bang isusuot natin? Di po ba? Amen? Yun bang uniform natin na ganito yung kulay o yung ganito yung kulay? Bakit? Kasi gusto natin magkakatulad tayo ng kulay. Amen? May mga kulay dilaw, puti, may naka-pink. Kasi for us, nakikita natin yung pagkakaisa. Di po ba? Kahit sa mga reunion, bakit magkakaiba yung kulay? Para makita yung makilala yung batch natin. Yung mga pilgrims na nandito, marahil malamang pinag-usapan ninyo ano bang susuotin. Yung uniform ba natin na ganito para makita yung kaisahan, yung pagkakatulad-tulad ng ating mga suot, ng ating mga kasuotan. But, my dear brothers and sisters, ngayon pong ikalimang araw natin ng pagnunobena, pagsasiyam sa karangalan ng ating Santo Patron na si San Fernando, ito din po yung gustong bigyang diin sa atin ng ating pong mga pagbasa kung paano tayo na magiging isa. Amen? Ang kaisahan, ang unity, magkaiba ang oneness at unity. Kung minsan sa Tagalog, madali pong itong maintindihan. Pag may pagkaisa, pagkakaisa, basta may isa, sama-sama, unity. Pero sa ating pong pagbasa,
hindi lamang ito binibigyan ng diin, kundi pinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo na maging isa tayo kasama ng Diyos. Pinapaalala po, ang kaisahan hindi lamang yung pagkakatulad-tulad natin ng suot. Ang kaisahan hindi lamang yung magkakatulad yung ating kulay. Kundi ang kaisahan yung tayong lahat sama-sama ng minimithi sa buhay. Unity is reminding them of one goal that they may achieve, that they want to achieve. Ito po yung pagkakaisa. Pero sa atin pong mabuting balita, ito po yung kadugsong ng mabuting balita kahapon na nananalangin ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, ipinagdadasal ng ating Panginoong Jesucristo ang bawat isa. Ano po ang dasal ng ating Panginoon sa mabuting balita? Ama, ang dasal ng ating Panginoon sa mabuting balita, Ama, nawa ay sila'y maging isa, that they may become one. Paano pong pagkakaisa? We hear the prayer of Jesus that they may be one as Jesus is one with the Father and the Father is one with Jesus. It doesn't only describe the oneness of Jesus to the Father, but His desire for His disciples. Yung pong pagkakaisa, hindi lamang yung kaisahan ni Kristo sa Ama, kundi kung paanong magiging isa ang bawat isa sa Diyos. The oneness of Jesus and the Father is not just being one heart and one mind. It is not just having the same goal. If one say, di ba kung minsan, yung pagiging isa, I am one with you, kung minsan, wala. Nakaranas na po ba kayo nung a-attend kayo ng isang reunion, outing, nung may hindi makakasama? Ano po yung lagi nilang sinasabi? I am one with you in spirit. Ibig sabihin, wala siya dun. Kasama nyo naman ako sa espiritu. Kasama nyo na lang ako sa prayer. Meaning, oneness is nangangahulugan din ng presence. Kasama tayo dapat. When Jesus and the Father is one, He is also saying that He is concrete presence of the Father. And when He prays that the disciples may also be one in Him, it is a prayer that His disciples will now be His concrete presence in the world. Ang pagdarasal ng Panginoong Jesucristo, pinapaalala niya, nakasama siya ng Ama. At ang pagsasabi niya, pananalangin niya sa mga apostol, ipinapaalala niya, nakasama din ninyo ako saan man kayo man punta. And as Jesus is the concrete presence of the Father in the world, now it is the disciples will be a concrete presence of Jesus in the world. Oneness would not just only mean unity. Oneness would also mean presence. Mga minamahal na kapatid, hindi tayo nagkakaisa lamang dahil sa suot. Nagkakaisa tayo kasi sama-sama tayo ng minimithi at kabanalan. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon sa mabuting balita, makakamtan natin ang pagkakaisang ito, una, kung marunong tayo na magdasal para sa ating kapwa. Ito po mismo yung ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ipinagdasal niya that they may be one para maging isa sila. E kung minsan, ito yung sa ating pumbuhay, ito yung wala. Di po ba? Kung minsan ito yung nawawala, yung ayaw nating yung pagkakaisa, hindi natin magawang ipagdasal. At kung minsan pa nga, yung tagumpay ng iba, hindi tayo nagiging masaya. Kung minsan, pag may na-achieve yung iba, at minsan mas magaling presa sa atin, nawawala yung unity, nawawala yung oneness. Kasi ano nangyayari? Ay, pag mas magaling ka, dapat hindi ka magaling. Sisiraan, imamarites, ibabagsak, hahanapan ng butas, hahanapan ng pagkakamali. Kaya po wala nagiging isa. But Jesus Christ is telling us and teaching us, for us to become one, we must learn how to pray for each other. Ipagdasal mo. Kung may galit sa puso mo, hindi yan magiging matagumpay kung sisiraan mo yung iyong kapwa. Hindi ka magiging mabuting tao pag inilabas mo yung kahinaan ng ibang tao. Hindi ka mas magiging mabait kapag ka sinabi mo yung kahinaan ng iyong kapwa.
But ang gusto ng ating Panginoon, maging isa tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang tanong, kailan po natin ipinagdasal ang ating kapwa? Di ba ang sarap po sa pakiramdam pagka nasabihan kayo o may nagsabi na ba sa inyo, "Uy, ipinagdadasal kita." "Uy, kasama kita sa panalangin." Yung mga minibithi mo, yung mga goals mo sa buhay, kasama, alam mo, pinagdadasal kita, masarap po sa feeling yun. Lalatigit yung mga problemado, yung may mabigat na pinagdadaanan. Pag sinabihan mo yan na, "Uy, ipinagdadasal kita," nakakagaan po ng kalooban. And that is precisely the point of Jesus Christ. Matuto po tayo na ipagdasal ang ating kapwa. Dahil sa pagdarasal, doon tayo nagiging isa. At ito po mga minamahal na kapatid, ang ginawa at naging mithiin ng ating Santo Patron na si San Fernando, ang maging isa. Kaya nga po siya nagpatayo ng mga simbahan, ng mga katedral. Dahil alam niya na sa pamamagitan ng mga simbahan ng katedral, doon magkakaisa yung mga tao. Magkakaisa sa pananalangin, hindi sa siraan. Dahil kapag tayo nagsiraan, hindi tayo talaga magiging isa. Pag hindi tayo natuto na maging masaya sa biyaya ng ating kapwa, hindi talaga tayo magiging masaya. And mind you, my dear brothers and sisters, magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan. Tayo na mga nandito sa katedral, kuminsan dadaan lang dito, yung mga galing sa trabaho, may mabigat na pinagdadaanan, tayo may magkakaiba tayong problema sa buhay. May problema ka sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa kalusugan, sa pera. Kaya nga po, kung tayo ay magkakaiba ng pinagdaraanan, magkakaiba tayo ng kinakaharap, wala pong dahilan para hindi natin ipagdasal yung ating kapwa. Bakit? Kasi ito po mismo ang dahilan na kung namumroblema ka, baka yung katabi mo may problema din. Bakit mo sisiraan? Kung may problema ka sa buhay, baka yung katabi mo may pagsubok din. Bakit hindi ka maging masaya para sa Kanya? Mga minamahal na kapatid, sa misa pong ito, sa ating pagsisiyam, sa ikalimang araw, sa karangalan ni San Fernando, unity, thus, oneness would not just only mean unity. Oneness would also mean presence. At malaking bagay po yun. Yung maramdaman natin, ito po yung unity na sinasabi ng Panginoon, nakasama ninyo ako. Hindi lamang ito presence, di ba? Iba po yung mundo natin ngayon. Siguro naabutan ng ilan sa inyo, na marami sa inyo, yung panahon na bago ka makapagpadala ng sulat sa ibang bansa, ilang linggo yung antayin mo. Salamat sa teknolohiya. Ngayon, madali na yung mga sulat. May video call pa. Pero presence, ang sinasabi ng ating Panginoon, na sa banal na misa, dyan tayo magiging isa. Nandyan siya. Nandyan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa tuwing tayo nagmimisa, tayo nagkakaisa. Kasi alam natin at sinasabi ng Panginoon, kasama ninyo ako, huwag kayong mag-alala. May pagsubok ang pinagdadaanan, may mabigat kang kinakaharap, sinasabi ng Panginoon, kasama ninyo ako, huwag kayong mag-alala. Yun po yung unity. Yung unity, yung oneness, hindi lang yung magkakatuloy ng suot, kundi yung presence na alam mo na kasama mo ang Diyos. And same thing sa atin pong pananampalataya bilang mga Kristiyano. Hindi po Kristiyanong pamumuhay kung tayo ay maninira ng ating kapwa. Hindi po tayo nagiging isa kung tayo ay maglalabas ng kahinaan ng ating kapwa, kung tayo magmamarites ng ating kapwa. Ang kaisahan makakamtan kung handa ka na samahan ang iyong kapatid, ang iyong kapwa, ang iyong kabrader, ang iyong kasister, ang iyong kasama sa simbahan, sa problema man o sa saya. Kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan ng bawat isa. And that is unity. Unity, uulitin ko, hindi lang tulad-tulad ng suot, kundi yung presence ninyo sa inyong kapwa. Kasi baka
mamaya mabigat na pala yung pinagdadaanan ng kapwa mo, depressed na pala siya, dinaanan mo, inismiran mo pa, sinungitan mo pa, lalo lang siyang nalungkot. Pero yung unity na iparamdam mong, oy brother, nandito ako para sa'yo, sister, pag may problema ka, ano man maitutulong ko kahit hanggat sa makakaya ko, uy, brother, sister, ipinagdadasal kita. That is unity. Yun yung oneness. Kasi baka depressed na yung kasama mo, hindi ka pa maging masaya para sa kanya, lalo lang siyang malulungkot. We must learn to pray for each other. Magdasal po tayo para sa kanila. Mga minamahal na kapatid, hilingin po natin sa misang ito, gaano man kabigat ang pinagdadaanan ninyo, anumang problema kinakaharap mo ngayon, may taong nagdadasal para sa'yo. Sana ipagdasal natin ang ating kapwa. Sana ipanalangin natin ang bawat isa. Na baka mamaya yung katabi mo may problema pala, ipagdasal mo. And that is unity. Mga minamahal na kapatid, sa misa pong ito, hilingin natin na patuloy tayo na maging instrumento ng pagkakaisa. Ang kaisahan na marunong kang ibigay ang iyong sarili sa Diyos. Ang kaisahan na marunong kang ibigay ang iyong presensya sa iyong kapwa na namumroblema. Ang kaisahan na kaya mong ipagdasal ang iyong kapwa. Ang kaisahan na kaya mong maging masaya sa iyong kapwa. Pag ganun po ang nangyari, wala nang inggit. Pag ganun ang nangyari, wala nang lamangan. Kasi marunong tayo maging masaya. Marunong tayong maging iisa. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo, naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng binyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao, naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa kay sa Diyos magpakailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man itinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Inaayayahan pong humanay sa gitna ang ating magsisipag-alay, ang mga hermanos at hermanas, kayo din po ang lahat ng mga may dalang pang-alay.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awang gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong hahing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis din isang esposo. Kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Fernando na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Sala, para nang pa.
papatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagtulot sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ediya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga minamahal na kapatid, ito si Heso Kristo ang dahilan ng ating pagkakaisa at pagkakaisa sa samasamang pagiging mabuting tao. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin ang mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon naman po ay inaanyayahan sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, mga mag-asawang nagdiriwang ng anniversary ng kanilang kasal, mga nakatagdang maglakbay at sasailalim sa pagsusulit. Maaari po kayong lumapit sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas. Isusunod po nito ay ang pagbabasbas sa mga religious articles. Mangyaring lumapit na rin po kayo sa unahan. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming nagdiriwang ng kanilang kaarawan na anibersaryo na kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsasulit. Pagkalooban po sila ng mas mahaba at makahulugang buhay. Mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwalag na kaisipan at mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang sila'y upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, ang aming Panginoon. Amen. Naway gawa ka ng pagbasbas at pagpala mga kasangkapan at panalangin upang ito'y maging babay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Batiin po natin palakpakan ang lahat ng mga diriwangan ng kanilang kaarawan. Happy birthday po sa inyo lahat and happy wedding anniversary for the couple as well celebrating their wedding anniversary. Ngayon naman po ay nanyayahan ang bawat isa upang mag-offer sa ating banga. Maaari na po lumapit kayo sa unahan. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. Bago ko po igawad ang huling pagbasbas, muli po nagpapasalamat din ako sa inyong lahat at sa dumalo ng ating pong banal na pagdiriwang. Palakpakan po ninyo ang bawat isa. Sana po patuloy tayong maging isa. Sama-sama po tayong babanal, sama-sama tayong babait, sama-sama tayong maging mabuting tao. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo pong lahat ay pupalain ng ating pong makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating balalapagdiriwang, humayo tayong lahat at gumawa ng kabutihan. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.